Ano bang ibig sabihin ng psychological incapacity bilang ground for the declaration of nullity ng kasal? Very basic lang yan. Yun ang pinaka-abuse. Ibig sabihin, kahit normally ha, yung mga wala nang pagkasa magkabalikan, yun ang grounds na fina-file. Ang psychological incapacity, you failed, you cannot comply the essential marital obligation of marriage. Mm. So ano yung mga essential marital obligation of marriage? To live together. To render mutual love. Hindi ka marunong magmahal. Hindi ka marunong umibig. Kasama yan. That's ground of psychological incapacity. Another is yung tinatawag na infidelity, wala kang respeto, yung tinatawag na sa help and support, that's part of the obligation ng babae at saka nilalaki. But very basic, if you cannot comply the essential marital obligation of marriage, na nasa system mo na yan. And that is grave. That is incurable. And that is permanent in nature. Yun ang posible na maging grounds for annulment of marriage. Iba yung ginagawa mo yung kasalanan. For example, may isang Supreme Court decision, unfaithful siya na lalaki. But hindi siya ground for annulment of marriage, kahit unfaithful siya. Kasi maybe yung unfaithfulness niya due to youthness or immaturity, and hindi siya system niya, nagbago na siya. Posible kasi na ang tao psychologically incapacitated sa isang babae, but hindi siya psychologically incapacitated sa pangalawang babae. May mga ganun. Yes. I think yun yung one of the latest Supreme Court decisions. Yeah, yes. No? I think the past 2 years, kay Justice Leon and pen nun, na yung dati mahirap kasi magkaroon ng ground sa psychological incapacity kasi kailangan mong improve na parang murag may liki ba? But now, it's easier. But iba ang buang, ha? Iba ang buang sa psychological incapacitated. Ang buang, hindi mo alam anong ginagawa mo. Buang ka. But ang psychological incapacitated, alam mo ang ginagawa mo. Pero hindi mo alam na mali. Mm-mm. Akala mo na tama ito, pero hindi pala tama. Kasi nasa system mo na yun, eh. Oo. Kasi yung pagka-explain nga, diba, dun sa decision, ngayon psychological incapacity is only with that person na. Yes, yes, yes. Hindi ibig sabihin na, diba, dati yung psychological incapacity, murag buang ba? Oo. Diba? Na wala ka ng capacity na magmahal ng pangalawa. Oo. Ito yung, ito lang, ikaw at saka yung asawa mo, both of you don't work well together. Yes, yes. Na parang you bring out the worst in me. Kumbaga. Kaya hindi mo nagagawa yung mga obligasyon to mutually love, to mutually respect, yung mga ganitong bagay. So kung kayong dalawa magsama, hindi okay. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo kaya magmahal ng iba. So may second chance ka pa. Mga ganon. Ibig sabihin, MJ, yung love, yung pagmamahal, kasama yon sa obligation ng mag-asawa. Yes. And love is not one-sided. Mutual love. Ang ginamit ng word na ginamit ng batas, mutual love. Ibig sabihin, dalawang side yan. May magbibigay, may tatatanggap. And may sukli ng pagmamahal din.